isang mapagpalang araw sa Radyo Z Eskwela, lalong-lalo na sa ating magigiliw na mag-aaral sa ikaapat na baitang. Ako ang inyong lingkod, Teacher Moana, mula sa Mawab Central Elementary School Sped Center, Distrito ng Mawab, Sangay ng Davao de Oro. Handa na ba kayong mga bata sa ating aralin sa hapong ito? Siguruhin ninyong nasa komportable kayong lugar at maayos na makapagpakinig sa ating leksyon. Ang mga kabataang Pilipino ay sadyang magiliw sa pakikinig ng musika at kwento mula sa mga alamat. Nariyan din ang mga tulang nagpatibok ng ating mga damdamin. May mga karanasan din tayong naging gabay upang lalo nating maiintindihan ang mga araling kahaharapin. Hindi rin natin maikaila ang paghahambing sa mga bagay-bagay sa paligid gamit ang kaantasan ng panguri. Upang lubos mong maunawaan ang aralin, may mga layuning dapat sundin sa module. Una, naibibigay ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di pamilyar sa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasan. Bilang dalawa, naisusulat ng wasto ang baybay ng mga salitang natutuhan sa aralin, salitang hiram at salitang kaugnay ng ibang asignatura. Bilang tatlo, nasasagot ang mga tanong mula sa napakinggan at nabasang alamat, tula at awit. Bilang apat, nagagamit ng wasto ang panguri tulad ng lantay, pahambing at pasukdol sa paglalarawan ng tao, lugar, bagay at pangyayari sa sarili, ibang tao at katulong sa pamayanan. Subukin natin. Handa ka na bang matutuhan ang bagong aralin? Gamitin ang talas ng pag-iisip at magbalik-tanaw sa iyong karanasan upang maiugnay ang kahulugan ng mga salitang makikita sa sumusunod na talata. Piliin ang mga sagot sa loob ng ulap at isulat ang mga ito sa kwaderno. Sabay-sabay nating basahin ang talata. Malakas at walang tigil ang ulan. Umuugong ang malalakas na hampas ng hangin. Nagbabagsakan ang mga puno at talagang nagsusungit ang panahon. Maya-maya'y tumataas na ang daloy ng tubig. Ang pagtaas ng tubig ay dahil na rin sa walang tigil na pag-ulan. Nagtatayuan na rin ang aming mga balahibo dahil sa malakas na ihip ng hangin. Nagliliparan din ang mga yero dahil sa walang humpay na lakas nito. Ang mga salitang pagpipilian ay pagbaha, bumabagyo, natatanggal, masungit, patuloy, giniginaw. Buklatin ang module sa pahina 3. Sa iyong karanasan, ano ang kahulugan ng sumusunod? Isulat ang sagot sa patlang. Bilang isa, nagsusungit ang panahon. Bilang dalawa, pagtaas ng tubig. Bilang tatlo, walang tigil na pag-ulan. Bilang apat, nagtatayuan ang mga balahibo. Bilang lima, nagliliparan ng mga yero. Ating sasagutan mga bata. Ano ang sagot sa bilang isa? Tama! Ito ay bumabagyo. Ano ang sagot sa bilang dalawa?
Magaling! Pagbaha! Ano ang sagot sa bilang tatlo? Tumpak! Patuloy! Ano ang sagot sa bilang apat? Tama! Giniginaw! Ano ang sagot sa bilang lima? Magaling! Natatanggal! Wow! Mahusay mong nagawa ang unang pagsubok. Ngayon, alamin natin ang nilalaman ng isang tula at sagutin ang mga tanong pagkatapos ng iyong pagbasa. Sa mundo ng New Normal ni Maria Vilma L. Rihilay. Mundo natin nababalot ng lungkot, hatid ng pandemyang nakatatakot. Itinuring na kalabang di nakikita, ngunit ito'y maiiwasan kung ika'y di pag-gala-gala. Kailangan nga bang tayo'y magtitiis? Sa COVID-19 na dala ay hinagpis, ngunit kakayanin at tatanggapin dahil ito na ang bagong mundo natin. Mga protokol ng pamahalaan ay susundin, nang sa gayoy buhay natin ay tuloy pa rin. Ibayong pag-iingat ating gagawin at ang new normal ay pairalin. Ang lahat ng pagsubok na ito'y lilipas din. May awa ang Diyos, lalo na kapag ika'y masunurin. Tandaan palagi na ang buhay mo ay buhay ko rin. Kaya sama-sama tayong aahon at COVID-19 ay puksain. Nasundan niyo ba ang nais ipahiwatig ng tula, mga bata? Magaling! Kung ganun, sasagutan natin ang sumusunod na tanong bilang kasanayan sa pag-abot ng ating pag-unawa sa tula. Sagutin ang sumusunod na tanong bilang isa. Ano ang itinuturing na kalabang hindi nakikita? Tama! COVID-19. Ito ang ating kalabang hindi nakikita. Bilang dalawa, paano mo maiiwasan ang COVID? Maiiwasan ang COVID kung may tamang pagsunod sa protokol ng pamahalaan. Mahusay, mga bata! Bilang tatlo, sa mga health protocols ng pamahalaan, alin kaya ang pinakamainam na gagawin upang maging mas ligtas? Ang pinakamainam na gagawin upang maging mas ligtas ay manatili at mamalagi sa bahay. Tumpak, mga bata! Bilang apat, ano ang ibig ipahiwatig ng may akda sa linyang may awa ang Diyos, lalo na kapag ika'y masunurin? Magaling, mga bata! Malalampasan rin natin ang anumang suliranin na ikinahaharap natin kapag tayo ay masunurin sa tamang gawain. Bilang lima, bakit nasabi ng manunulat ang linyang ang buhay mo'y buhay ko rin? Ipaliwanag ang sagot. Tumpak! Ang ibig sabihin nito ay dapat maging maingat ang lahat dahil ang COVID-19 ay kalabang hindi makikita kung saan posibleng may mabilis na pagkalat kung may kapabayaan sa sarili. Ang pag-iingat sa sarili ay pag-iingat rin sa kapwa. Magaling! Sa mga kasanayang iyong nalinang, matitiyak kong
kayang-kaya mong matutuhan ang isa pang pagsubok sa iyong karunungan. Gawin natin! Ngayon, isulat mo ang nawawalang titik sa kahon upang mabuo ang wastong baybay ng mga salitang binanggit sa pangungusap. Bilang isa, ito'y pansamantala at matatapos rin. Ano ang kahulugan nito? Tama, mga bata, lilipas. Ating ipagdarasal palagi, mga bata, ang kagalingan ng ating komunidad, buong bansa at buong mundo. Lilipas rin ang lahat ng ito sapagkat ang ating pinakamalakas na sandata ay ang puong may kapal. Bilang dalawa, mga batas, pangkalusugang sinusunod ng mga tao sa panahon ngayon. Ano ito? Tumpak! Protokol! Ano-ano ang mga protokol ng ating bansa, mga bata? Tama! Ito ay ang paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa matataong lugar, pagsasagawa sa physical distancing, pagsusuot ng face mask at face shield. Bilang mamamayan, isang malaking proteksyon ang pagsunod sa protokol upang maiwasan ang mabilisang pagkalat ng COVID-19. Bilang tatlo, dito nakatira ang mga tao. Saan ito? Mahusay, mga bata, mundo. Dapat tayo ay magdasal rin palagi para sa buong mundo. Super wow yun, mga bata. Bilang apat. Dito masusukat kung gaano tayo katatag. Ano ibig sabihin nito? Magaling! Pagsubok! Tayo ay may iba't ibang pagsubok na hinaharap, pero nalalampasan natin ang lahat ng ito dahil sa ating katatagan at pananampalataya. Bilang lima, lumikha sa lahat ng nilalang sa mundo. Sino ito? Mahusay, mga bata, Diyos! Manalig at buong pusong pananampalataya sa Panginoon na siyang lumikha sa lahat ng nilalang sa mundo at iaandyan niya tayo sa kapahamakan, mga bata. Magaling! Binabati ko kayo, mga bata, sa kahusayan sa pagsagot sa ating mga gawain. Sa ating pagbabalik mamaya, matutunghayan natin ang bagong kaalaman ukol sa kaantasan ng panguri at ilang mga halimbawa nito. The Radyo Z Eskwela Program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Ms. Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Sa ating pagbabalik, handa na ba, mga bata? Kanina, naibibigay natin ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di pamilyar.
sa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasan at naisusulat ng wasto ang baybay ng mga salitang natutuhan sa aralin, salitang hiram at salitang kaugnay ng ibang asignatura. Ihanda ang sarili sa naiiba na namang pagsubok. Gamit ang ating kaalaman sa naunang grado, sasagutan natin ang isang gawain at ito ang pagtukoy sa kaantasan ng pang-uring may salungguhit na ginagamit sa bawat pangungusap. Isulat ang lantay, pahambing o pasukdol sa patlang. Tukuyin ang kaantasan ng pang-uring may salungguhit na ginagamit sa bawat pangungusap. Isulat ang lantay, pahambing o pasukdol sa patlang. Babasahin natin ang mga pangungusap na may pag-unawa. Sa bilang isa, sa Davao, matatagpuan ang maraming durian. Ang salitang may salungguhit ay marami. Ano ang kantasan ginamit nito? Tama, lantay. Bilang dalawa, mas masaya ang mga taong may kasama kaysa taong nag-iisa. Ang salitang may salungguhit ay mas masaya. Ano ang kantasan ginamit nito? Tama, pahambing. Bilang tatlo, ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Ang salitang may salungguhit ay pinakamakapangyarihan. Ano ang kaantasan ginamit nito? Tama, pasukdol. Bilang apat, matiisin ang taong sumunod sa health protocols ng pamahalaan. Ang salitang may salungguhit ay matiisin. Ano ang kaantasang gamit nito? Tumpak, lantay. Bilang lima, matatagpuan sa Luzon ang pinakamatandang babae sa Pilipinas. Ang salitang may salungguhit ay pinakamatanda. Ano ang kaantasan gamit nito? Mahusay, pasukdol. Magaling mga bata. Ating tatandaan palagi ang tatlong salitang ito. Ang pamilyar na salita ay mga salitang palasak na sa inyong paninig o lagi mo nang naririnig sa araw-araw. Ang di pamilyar na salita ay mga salitang hindi mo laging naririnig sa araw-araw. Ang spelling o pagbaybay naman ay isa-isang pagbigkas sa maayos na pagkakasunod-sunod ng mga letrang bumubuo sa isang salita, pantig, daglat, simbolong pang-agham at iba pa. Kaantasan ng pang-uri. Ano ito? Kaantasan ng pang-uri. Ang unang kaantasan ng pang-uri ay lantay. Kaantasang naglalarawan sa iisang pangalan o panghalip. Ang mga katangian ay hindi inihambing sa iba. Halimbawa, malusog ang batang kumakain ng gulay. Ang salitang malusog ay lantay, sapagkat ang katangian nito ay hindi inihambing sa iba. Bilang dalawa, mabango ang bulaklak na rosas. Ang salitang mabango ay lantay, sapagkat ang katangian nito ay hindi inihambing sa iba. Ang pangalawang kantasan ng pang-uri ay pahambing. Kaantasang naghahambing sa katangian ng dalawang pangalan o panghalip. Ito ay maaaring magkatulad o di magkatulad. Halimbawa, magkapareho ang damit ni Nalino at Leo.
Magkapareho ang salitang pahambing. Ito ay naghahambing sa magkatulad na bagay. Higit na mabuti sa katawan ang mga prutas kaysa sa mga matatamis na pagkain. Higit na mabuti ang salitang pahambing. Ito ay naghahambing sa mga di magkatulad. Ano ang kaibahan ng magkatulad at di magkatulad? Ang magkatulad ay pareho o magkatulad ang katangian ng dalawang bagay na pinaghahambing. Ginagamitan ito ng panlaping magka, magsing o magkasing. Halimbawa, magkapareho ang damit ni Nalino at Leo. Magkasing ganda sina Joy at Fe. Gumamit tayo ng panlaping magka. Sa di magkatulad naman, magkaiba o di magkatulad ang katangian ng dalawang bagay na pinaghahambing. Ginagamitan ito ng mga salitang di gaano, di lubha, mas, higit o lalo. Halimbawa, masariwa ang mga gulay sa bukid kesa sa mga nasa bayan. Higit na mabuti sa katawan ang mga prutas kesa sa mga matatamis na pagkain. Gumamit tayo ng salitang mas at higit. Ang pangatlong kaantasan ng panguri ay pasukdol. Naglalarawan ng mga katangiang nangingibabaw o nakahihigit sa lahat. Ito ay ginagamit sa paghahambing ng tatlo o higit pang pangalan o panghalip. Ginagamitan ito ng mga katagang pinaka, hari ng, pagka, napaka, ubod, walang kasing, lubha, sakdal, at iba pa. Halimbawa, napakalakas ng hanging dala ng bagyo. Ubod ng bait ang aming guro. Gumamit tayo ng mga katagang napaka at ubod. Ito ay nagpapahiwatig ng pasukdol na kaantasan ng panguri. Uulitin ko mga bata, ang tatlong kaantasan ng panguri ay lantay, pahambing at pasukdol. Naunawaan ba mga bata ang tatlong antas ng panguri? Binabati ko kayo mga bata at malapit ninyo nang matapos ang ating aralin. Bilang sukat kaalaman, sasagutin natin ang mga sumusunod na gawain. Babasahin natin ang panuto. Suriin natin. Sabay-sabay nating basahin ang panuto. Pagtambalin ang kahulugan ng mga salitang hango sa inyong karanasan. Isulat ang titik na may wastong sagot sa patlang. Ang mga salitang inyong pagpipilian ay nasa titik B. A. Tuparin. B. Isaisip. C. Hinanakit. D. Kaaway. E. Palaboy. Titik A. Bilang isa, pagala-gala. Bilang dalawa, hinagpis. Bilang tatlo, pairalin. Bilang apat, tandaan. Bilang lima, kalaban. Ating sasagutan mga bata. Ang sagot sa unang salitang pagala-gala ay letrang E, palaboy. Ang pangalawang salitang hinagpis ay letrang C, hinanakit. Ang pangatlong salitang pairalin ay titik A, tuparin. Ang pang-apat na salitang tandaan ay titik B, isaisip.
At ang panglimang salitang kalaban ay di kaaway. Mahusay mga bata. Kapuri-puri mga bata. Ngayon, punta tayo sa pangalawang gawain. Sabay-sabay nating basahin ang panuto. Gamitin ang tamang anyo, kaantasan ng pang-uring nasa loob ng panaklong. Bilang isa, maasim. Patlang ang sampalok kesa sa kalamansi. Ano ang sagot? Tumpak, mas maasim. Bilang dalawa, mabango. Blank ang bulaklak sa hardin. Ano ang sagot? Mabango. Magaling mga bata. Bilang tatlo, malawak. Blank na anyong tubig ang karagatan. Ano ang sagot? Pinakamalawak. Mahusay mga bata. Bilang apat, malungkot. Blanko nang pumanaw ang aking asawa. Ano ang sagot? Napakalungkot. Tama, mga bata. Bilang lima, matibay. Blank ang puno ng kawayan. Ano ang sagot? Tumpak, matibay. Ako'y natutuwa sa inyong kagalingan at pag-unawa, mga bata. Ihanda ang sarili para sa huling pagsasanay sa inyong galing. Isasagawa natin ito sa ating pagbabalik. The Radyo Z-Skwela Program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Ms. Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Sa ating pagbabalik, kumusta mga bata? Kanina, natalakay natin ang tatlong antas ng pang-uri. Dadako naman tayo ngayon sa isang gawain. Sabay-sabay nating basahin ang panuto. Alamin ang kahulugan ng mga salita o parirala upang mabuo ang crossword puzzle sa ibaba. Piliin ang tamang salita mula sa mga kahon. Ito ang isang crossword puzzle. Ang limang salita ay naabot, paglabo, masipag, daloy at nagustuhan. Kumpletuhin ang crossword puzzle sa ibaba. Ang mga salita na nasa pahalang ay bilang tatlo, nakahiligan. Bilang apat, nakamit. Bilang lima, isang matatag, tuloy-tuloy na stream ng isang bagay. Mga salita naman na nasa pababa. Bilang isa, katangian o kaugalian ng isang tao na ginagawa o tinatapos ang lahat ng mga responsibilidad na nakaatang sa kanya. Bilang dalawa, hindi halos makakita. Ano ang sagot sa pahalang bilang tatlo? Tama, ang ibig sabihin nito ay nagustuhan.
Ano naman ang sagot sa pahalang bilang 4? Tumpak. Ang ibig sabihin nito ay naabot. Ano naman ang sagot sa pahalang bilang 5? Magaling! Ang sagot ay daloy. Punta naman tayo sa sagot sa pababa. Ano ang sagot sa pababa bilang 1? Magaling! Ang sagot ay masipag. Ano naman ang sagot sa pababa bilang 2? Tama! Ang sagot ay paglabo. Magaling mga bata! Pagnilaya natin. Ang ating mga karanasan ang nagsilbing gabay tungo sa pag-unlad ng ating kakayahan. Naging matatag tayo sa pagsulong ng ating mga adhikain sa buhay at naging positibo ang ating pananaw sa mga bagay-bagay. Kinaya natin ang mga pagsubok na ating naranasan, lalo na sa panahon ngayon. Kakayanin mo palalo ngayon ang mga gawaing iyo pang kakaharapin dahil nadagdagan na ang iyong kaalaman. Hindi naman maiiwasan sa buhay ng tao ang paghahambing sa iba. Minsan, inakala natin na tayo na ang kawawa o hindi pinalad. Ngunit, sadyang ganyan ang buhay, nilikha tayong walang kapantay. Kaya mahalin natin ang ating sarili. Pagsikapang umangat sa mabuting paraan at tamang kaloob ng puong may kapal. Hanggang sa muli! Magandang araw sa ating lahat! Maraming salamat at pagpapalain tayo ng puong may kapal! Paalam! Maraming salamat po! Rajos Escuela Executive Committee, the school's division superintendent, Eufemia T. Gamutin Sesu 5, assistant school's division superintendent, Dr. Romel R. Handayan, OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco, school governance and operations division chief, Dr. Roben J. Riponte, members, Cecinia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Sikinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrises, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villucino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias, Social Media and Packaging Team, Christian Anjara L. Martesho, William R. Anara, Joan T. Iscoton,
Roberto S. Acusar Jr., May B. Estanyol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais.